Ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon, ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho. Magandang araw mga kaibigan. Akala ko lahat na lang ng kongresista doon sa Quadcom hearing kahapon gigisahin si PRRD at pagtulong-tulungan na idiin. Nako, nabigla po ako. Mayroon parang isang kongresista na pumabor, nagsalita, sinuportahan ang Pangulong Duterte at ang Vice Presidente Sara Duterte. Ayun po, narinig natin si Congresswoman Marie Cardema. Siya po ang kinatawan ng Duterte Youth Party List. Siya po ang wife ni dating Yosek Ronald Cardema, dating chairman ng National Youth Commission si Ronald Cardema. Kaya lang, bago lang siyang tinanggal ng Marcos administration. So, nanawagan si Congresswoman Cardema ng patas na pagdinig. Kasi hindi patas eh. Ang iniimbita lang yung mga alleged victim, relatives ng mga victim ng alleged extrajudicial killings. Eh bakit hindi imbitahan ang libo-libong inahan, kamag-anak ng mga biktima ng mga gumagamit ng bawal na gamot? Mas marami yun yung mga biktima. Kaya nga nanalo si then Mayor Rodrigo Roa Duterte noong 2016 dahil sa kanyang kampanya laban sa droga, dahil napakaraming apektado sa problema sa pinagbabawal na gamot sa bansa. Kaya yung hindi masyadong kilalang kandidato na Mayor Duterte, probinsyano, di nila kalain na may pag-asang manalo. Walang campaign funds, walang machinery, wala lahat. But nagsalita ang taong bayan. Dark horse kung tawagin. Umpisa ng kampanya, wala, malayo siya sa rating. Kaya lang nung malapit na ang eleksyon, nung maintindihan ng taong bayan na seryoso itong kandidatong Rodrigo Roa Duterte na lutasin ang problema ng droga, yun na, nagsalita ang taong bayan at landslide win. Tinalo niya ang mga front runner. Wala silang nagawa. At nung nanungkulan na siya, yung 6 years, siya ang well-loved or best-loved president ng ating kasaysayan. Excuse me. Siya lang ang presidente na mula umpisa ng kanyang termino hanggang nung umalis na siya, napakataas ang kanyang trust and approval rating. Lalo na dyan sa war on drugs. Huwag natin kalimutan, nung bago siya umalis, may survey. War on drugs, anong lumabas? 88% ng mga respondents pabor sa ginawa ni PRRD. Even now, magtanong kayo sa mga ordinary Filipino citizens, anong masasabi nila sa war on drugs ni PRRD? Halos lahat na nakausap ko, maligaya. Ngayon,
Namimiss nila yung leadership, yung style ni Digong. Na takot ang mga masasamang tao. Salita pa lang niya, takot na sila. Namimiss nila yun. Gusto nilang ibalik. So, ngayon, nandyan na ang Quadcom na pang ilang hearing na yan, di pa rin matapos-tapos. Gusto nila talagang idiin ang Tatay Digong na minahal ng taong bayan. Kaya, balik tayo kay Congresswoman Cardima. Salamat. Baka hindi nyo na ito napanood, kaya i-share ko. Nag-manifest lang siya. So, I don't know kung sino ang inyong bubutuhan ngayong election, yung party list. But, isa na ito sa kinoconsider ko, yung mga party list na handang lumaban sa kalaban ng ating bansa. Isa na yan, Duterte party list, at saka yung ipanaw ni Doc Lorraine Badoy at Kaeri. Ano eh, ating timbang-timbangin, sino ang ating kwan. Kailangan natin ng mga grupong ganito, Duterte Youth Party List. Kailangan. So, salamat Congresswoman Cardema. Sana ipagpatuloy nyo ang inyong adhikain na suportahan ang well-loved, most voted na president and vice president sa kasaysayan ng ating bansa. Okay, pakinggan natin yung iba pang sinabi, yung manifestation ni Congresswoman Cardema sa Quadcom hearing kahapon. Sama natin ngayon ang... Please proceed. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tayo ng adik, lahat ng mga kababaihan, libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondahan ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyon Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo no, sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Di nyo naman kinukondena ang pagpatay nila. Ang kinukondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino.
in behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At thank you, Congresswoman.